Hello guys! Bulaga! Ngayong araw na to, may gagawin tayo. So magluluto tayo ng laing. So ito, nagpabila ko kanina sa soup kay paring Jomar. So ito yun. Sa dalawa. So dalawa ang gagawin natin guys. Kasi medyo kaunti lang. So isang pot niya, kaunti lang. So dalawa ang lulutuin natin. So ito yung unang ingredients natin. Pangalawa, bumili tayo ng coconut milk. So isang lata. And then, ito, coconut powder. So hindi siya sponsor guys. So ito yung dalawang gagamitin natin para makita natin kung magmamantika ba yung laing na gagawin natin. And then, papakita ko sa inyo guys yung ibang ingredients natin. Ito yun. Ito guys, na-ready ko na. Ito yung luya. Then ito yung bawang. Garlic natin. Ito yung sibuyas. Then maglalagay tayo ng sandamakmak na sili. Pero bawasan natin, baka sobrang anghang, pangit na. Hindi na makain. So, aanhin lang natin yung anghang niya para makakain yung iba. Then, ang isa sa hog natin ay ito. Hipon. So yun, ang ilalagay natin. So yung laing ko guys, kakaiba. So depende siguro sa inyo kung paano nyo lulutin yung laing, ginataang laing. Laing na may gata. And then kasi lalagyan ko siya guys ng ano? Ng lemon. Yun. So titingnan natin kung magugustuhan ng madlang people yung gagawin natin. Okay, so umpisahan na natin guys. So papakita ko sa inyo ang preparation kung paano ba ang step by step na proseso nito. So ito ay sarili kong version guys. Okay? So depende sa inyo kung paano niyo niluluto yung laing. All right? Okay, so since ang coconut powder natin guys, so lalagyan natin siya ng ito yung powder niya. Lalagyan natin siya ng mainit na tubig. Yan. Ganyan. And then, imi-mix na natin. Mix, parang kape lang siya. O, lalabas parang gatis lang. Yan, hanggang sa ma-dissolve yung powder. So, yun yung kanina, yung nasa ito, itong lagayan na to. Ito. Yan. So, ang sunod guys, of course, aanahan natin yung ito. Yung dried taro leaves natin or yung laing natin. So hugasan muna natin yan kasi di natin alam kung paano prenasis ito. So kung sa Pinas, baka binibilad lang yan sa kalsada, then pinapak, di natin alam. So hugasan muna natin para sigurado. Okay. Ito guys, nalinisan na natin yung laing, yung dried leaves. Taro leaves. So ngayon, nilagay ko na yung luya, nilagay ko na yung bawang, yung sibuyas. So sabay-sabay na dyan. And then, ang sunod, lalagyan nyo na ng paunang gata. Alright, yan. So, lagay nyo lang. Yan. And then, pagkatapos nyan, of course, siguro mga 15 to 20 minutes. So, pakuluan na natin. Tingnan natin. Palambutin na natin yung dahon. So, panghuli na natin yung shrimp. Then, yung ibang sahog na ilalagay natin. Condiments na ilalagay natin. So, pakuluan na natin, guys. Yun. Yun. O, kita nyo. Gumana na yung gasol natin. So, hintayin lang natin, guys. So, update ko kayo mamaya. I-update ko kayo mamaya. Alright? Yan guys, luto na yung laing natin. Pero, ilalagay na natin yung mga ibang sangkap natin. So, lagay natin yung second na gata natin. Yan. Nagmamanti-mantika guys. See? Sarap yan. Kita nyo yan guys. So
So ayan lang muna natin ma-dissolve yung ano, yung gata natin na inalagay. Ito guys yung sekreto ni Sir 8, lalagyan natin ng lemon, see? Huwag niyong ipagsabi ito guys ha, sekretong malap ito ni Sir 8. Lagyan natin ng pigas, tawag dito, pigaan natin ng lemon. Ayan, squeeze natin. Ito pa guys, isa. Ayan. Kakaiba. Kakaiba sa lahat. Then, nakalimutan mo kanila guys na isama itong ano, pulang asukal. Yan, lalagyan natin siya ng pulang asukal. Mga isang ano lang, isang kutsara lang para mag-agaw yung tamis anghang na tinatawag. Ito guys, yan ang sikreto dyan. Kaya pag nagluto kayo guys ng lahi, kung gusto nyo gayahin yung recipe ni Sir 8, gayahin nyo. Napakasarap. Dagdagan pa natin guys ng konti para yun ang tinatawag na tamis anghang. Yung lasa niyang siksik, sigurado ubos ang kanin. Yung guys, haluin lang natin. Yan, wow, papakita ko sa inyo guys anong nangyayari. Sigurado mapapawaw kayo sa sarap nito guys. Ito na guys, papakita ko sa inyo. Yan guys. Oh. Napakalupit. Ang lupit niyan. Kita nyo yan, oh. Malinaw na. Mamaya, titikman natin yan guys. Hindi ko pa nilalasahan. Titimplahan pa natin maya maya. Okay. So, pwede na natin lagay guys yung hipon. So, ilagay ko na itong hipon na ito. Yan. Pusa nang tumalun yung hipon. Tumatalun yung hipon natin. Yan. So, yun guys, yung hipon. Mabilis na itong maluto. Siguro, 5 to 10 minutes. Ano na ito? So, yun guys, haluin lang natin. Ha? Ito guys, lagyan din natin siya ng magic sarap. Okay. Ang pasarap talaga to. Ayan. Yung pampadagdag lang ng lasa guys. Ayan, lagyan natin ang magic sarap. Ayan. So ihalo lang natin. Mamaya maya kakain na tayo guys. Pinapatuyo lang natin. Okay. Wow! Grabe! Sarap nito. Okay guys, pang pinali na to. Kakanggata. Yan. Ubusan natin to. Then, hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin matuyo. Yan. Okay. So, hayaan lang natin naka-open siya. Hanggang sa matuyo yung konti yung sabaw. Okay? Then, ready to eat na yan. Okay guys, thank you. So, have a nice day to everyone. So, continue to subscribe my channel kung nagustuhan nyo guys yung ating content ngayon. So, ngayon ay araw ng Biyernes. Kaya may time tayong magluto guys sa kusina. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Comment lang kayo guys. Bulaga! Guys, tara, kain tayo. Tikman natin yung luto ni Sir 8. Yan. Grabe! Sobrang sarap.
Di guys, hindi biro. Pag namatikman nyo to, ay nako, makakalimutan nyo. Madami kayo makakalimutan. Huwag lang yung mat. Sarap, wala pang rice yan. Maya maya, magra-rice tayo guys. Tinikman ko lang kung gaano kasarap. Sabi. Hindi mo to guys mabibilis ano? Sa mga restaurant. Recipe lang to ni ano ni Sir 8. Wow! Ang lupit. Lupit guys, malupit talaga. Grabe. Guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. I-like niyo lang, comment lang kayo. Grabe to. Walang sinabi yung mga restaurant dyan nagtitinda ng laing guys. So baka gusto niyong matikman yung luto ni Sir 8. Nandiyan yung telephone number. Yan, yan. Text nyo lang. Huwag kayong tumawag. Text lang. Alright. Grabe. Laing pa lang yun. Hindi ko pa tinitikman yung hipon. Sige guys, have a nice day to everyone. Bye-bye. Bulaga. Nandito wala. Bulag yun. Bulaga. Alright.